Ito na po ang ating pizza after 15 minutes. Hello! Magandang araw po sa lahat. At sa lahat po ng mga nanonood sa mga oras na to. At sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin channel. So maraming salamat po at sa panahon at time na binibigay nyo sa panonood. At marami po akong gustong i-share sa inyo yung mga konting nalalaman ko po sa pagluto. So ayan, huwag po kayong magsasawa. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at my channels at the Lynn's Kitchen. Ayan. So ngayon po, ang gagawin natin ay inspired by our Chong Maning. Ayan. So ito po ay pizza. Ayan, ang gagawin natin ngayon. I will try my best for you. And also, I would like to greet Chang Dory. Munti ko nang sabihin Chong. Chang Dory, hello po. At sa kanilang tatlong anak, Chong Maning. So, ang pag-ingat po ng Diyos ay sumayin nyo sa araw-araw po ng inyong gawain dyan sa inyong trabaho. And also, I would like to greet my friend na taga-USA din. So, alam niyo po, nakakaabot na po sa USA ang ating channel. So, salamat po. Ayun, I would like to greet my friend Tanya Enriquez at sa buong family niya, kay, especially kay Nanay Presi or Ate Presi. Hello po, mga kabalin ko po sila, kaya hello po dyan. At of course, my cousin Annalyn David na nasa USA, nasa Maryland po sila ngayon. At binabati ko rin po ang aking pinsan na nasa USA din. Si Paulette, hello Paulette, ang kanyang dalawang anak. At syempre ang aking Dara, Daranceni, na nasa Hawaii. Hello Dar, kapatid po siya ng aking nanay. Patuloy na pag-iingat ng Diyos ay sa inyong lahat. So tara na, mag-start na tayo magluto ng pizza. Tara na, lasa to, tara na talaga. Ito po ang ating mga ingredients para sa ating pizza. Meron tayong green bell pepper, mushrooms, onion, black olives. Mixed mortadella meat ang gagamitin po natin sa ating pizza. Of course, we have mozzarella and assorted cheese. Ipitry po natin lahat to para sa ating pizza. We have olive oil. At mag-i-start na po tayong hiwain ang ating mga vegetables. Ayan po yung ating mushroom. Dapat maninipis ang hiwa, ang green bell pepper. Ayan po yung ating onions. At mag-start na rin po tayo magluluto ng ating pizza sauce. So we need 2 big tomatoes, 4 tablespoons of tomato sauce, 2 cloves of garlic, 1 tablespoon of sugar, 1 teaspoon of salt, 1/2 teaspoon of oregano and pepper, and also our olive oil. Niluluto na po natin yung ating sauce. So mas maganda po, gagamit po tayo ng food processor para mahiwa po natin ang maayos yung ating mga gulay, yung tomatoes and garlic. Pagkakumulo na po yung ating tomatoes, ibigayin po natin para lumabas po talaga yung katas niya. Ganyan. And then yung apoy natin is mahina lang. Pagka ganito na po yung ating tomatoes, add na po natin yung sugar, yung salt, yung oregano, at yung pepper. At 4 tablespoons of tomato sauce. Yan, halo. Pakukuluan lang natin ng konti, then okay na po ito. At maglalagay po ako ng mga 1 tablespoon of olive oil. Then papatayin na po natin yung apoy. Para lamigin lang po natin bago natin siya ilalagay sa ating pizza dough. Pagawin na po natin ang ating dough. We need 5 cups of flour and we will set aside po 3 tablespoons for dusting. And then we will add 1 tablespoon of instant yeast, 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of salt, and then we will mix all our dry ingredients. After mixing, we will add our 2 tablespoons of oil. Cups of water. And then mix our all ingredients with our hands. So we will knead our dough until smooth.
Ngayon po, okay na po yung ating do at dapat ganito ang itsura niya. Soft and smooth. At i-cover po natin siya for 1 hour para maging doble yung size. At ayan na po after 1 hour. So gagamitin, ipapunch po natin hanggang mawala yung air and then ininid natin siya for another 4 to 5 minutes. Ayan po yung ating 3 tablespoons of flour. So ininid po natin at paalisin po natin siya sa stainless bowl. Ipa-flatten po natin yung ating dough. At dito po gagamit po tayo ng rolling pin. Pagka-flat na po yung ating dough, hahatiin po natin siya sa dalawa. And then we need to use wax paper. Diyan po natin i-form yung ating pizza. So bibilugin po natin ang wax paper po para madali po siyang i-transfer sa ating pizza pan. At ayan po yung ating gagamiting pizza pan. Ang gagawin po natin ay ipipress po natin yung ating pizza dough sa gilid. At maglalagay na po tayo ng ating pizza sauce, 4 to 5 tablespoons. At ayan po yung ating mixture of cheddar cheese and mozzarella. And then, lalagay na po natin yung ating mga toppings, yung ating vegetables and mortadella. Ayan po yung ating bell pepper. Mas maraming vegetables ay mas masarap ang pizza. Ayan po yung ating black olives. Maglalagay din po tayo ng onions. Gustong-gusto ko po ang onions sa pizza. Kaya maraming onion tayong lalagay. And of course, mag-add po tayo ng 2 tablespoons of olive oil para mas lalong sumarap. And ready to bake for 15 minutes. At habang inaantay po natin yan, ito naman po yung ating second pizza ay yung pangalawang dough na ginawa natin. So, nilagay ko na po lahat yung sauce at yun din pong cheese natin ay ilalagay na po natin lahat. At dito po, hindi po ako maglalagay ng vegetables. Only cheese and mortadella. So, ubusin na natin yung mortadella and olive oil. And ready to bake! Ito na po ang ating pizza after 15 minutes. At titikman na po natin ang ating homemade pizza. Mas makakatipid po tayo kung gagawa po tayo ng ating sariling pizza. At maganda po yung pagkakagawa ng dough. Very soft po siya sa inside at crispy po siya sa labas. Muli, maraming salamat po sa mga nanood ng aking video at itry niyo po itong recipe na to at sigurado pong mag-i-enjoy ang ating buong pamilya. At mas makakatipid po tayo kung gagawa po tayo ng sariling pizza. So maraming salamat and God bless!